What is up guys, it's Marky here and welcome back to my YouTube channel. For today's video, sasabihin ko po sa inyo ang top 10 common mistakes ng small Filipino YouTubers. This is quite serious matter and if you wanted to know more about this video, just keep on watching and finish this video until the end. And before time proceed dun sa main video, don't forget to subscribe on my channel, hit the notification bell para ma-update ka sa akong mga videos. And also follow my social media accounts nandito sa baba, Facebook, Giniagawa. Twitter, and Giniagawa. Instagram. Mistake number 1, portrait mag-vlog. Isa ka ba sa mga nagpo-portrait mag-vlog? Or isa ka ba sa mga nagpo-portrait mag-vlog? Kung hindi ikaw yun, so wag mo nang gagawin yun. Konti lang naman ang nakikita kong naka-portrait mag-vlog. Kalimitan kasi yung mga video na naka-portrait, yun yung TikTok, or whatsoever na video na naka-portrait. So, ganito po yung tsura kapag naka-portrait yung video natin. Yan. Maitim po siya sa gilid, sa magkabilang gilid, which is hindi po magandang tignan or hindi magandang panoorin. Mistake number 2. Maraming dead air or pause. One of the reasons bakit hindi tinatapos ng ating mga viewers yung video na kanina pinapanood, it's because dahil maraming dead air or pause sa video. Ito kasi yung masyadong mahaba na yung video natin, tapos may mga part doon na wala na tayong masyadong sinasabi. As in, tahimik na lang talaga. Okay lang naman kapag may mga dead air or pause tayo kapag nag-film. Basta wag lang natin ito kakalimutan tanggalin sa pag-i-edit. So ganito yung itsura kapag may mga dead air tayo sa video. Hello guys, ituturo ko sa inyo yung mga place na ano nga yun? Yung pupuntahan ko kapag mag-travel vlog ako. Mistake number 3. Mahilig gumamit ng copyrighted music. May mga small YouTuber or sikat na YouTuber na nakaka-receive or nagkakaroon ng copyright strike dahil gumagamit sila ng sikat at bagong labas na kanta para gamitin sa kanilang background music. Hindi naman tayo pwedeng gumamit ng mga sikat na kanta or bagong labas na kanta dahil magkakaroon tayo ng copyright claim or copyright strike. And once na nagkaroon tayo ng 3 beses ng copyright strike, maaaring suspend YouTube yung account natin or i-terminate yung account natin at hindi na tayo muli makakapag-post pa ng mga videos. If I'm not mistaken pa, pwede naman tayong gumamit ng copyrighted music or sikat na kanta basta nasa seconds lang siya. I'm not sure po kung nasa 7 or 8 minutes, something like that. Kung sino man po ang nakakaalam kung ano yung rules ni YouTube about that copyrighted music, just comment down below para maipin natin yan. Mistake number 4. Malakas yung audio or background music. Sobrang lakas or hina ng salita or audio natin. May iba kasi akong nakikita or napapanood na YouTuber na mahina na nga ang boses, wala pang background music. And honestly, mahina rin yung boses ko minsan sa mga vlogs ko. And I'm still practicing that ng paulit-ulit. At syempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga ganung bagay. Pero lagi natin iisipin na nanonood yung viewers natin. At kapag napanood nila yung mga videos natin na sobrang hina ng boses natin, maaaring hindi nila tapusin yung video or maaaring hindi na nila panoorin yung videos natin. Meron din naman mga YouTuber na malakas yung intro at outro nila. Yung tipong magugulat ka sa sobrang lakas. Katulad ng ganito. Uy! May bagong upload si ano ah. Panoorin ko na ito. Ay! Putik! Ang bakas ako ng video. Sakit! Nakatanggal ng tutuli. May mga YouTuber din naman na nasasapawan or na-overpower yung boses nila. Yung tipong background music na lang na may konting vlog. Number 5, sa screen nakatingin.
May mga YouTuber or vlogger na di pa sila sanay na tumingin sa lens ng camera nila. Honestly, kahit ako minsan nakakalimutan kong tumingin sa lens ng camera. Siguro kasi conscious lang tayo sa itsura natin, kaya madalas nagagawa natin yung pagtingin sa screen instead na nasa lens. Pero dapat masanay na tayo or kayo, let's practice na nasa lens nakatingin, kasi kapag dun tayo lagi nakatingin, parang nakikipag eye to eye contact na tayo sa ating mga viewers. And remember, a good eye contact makes the communication better. So yun guys, ganito po yung nakatingin sa screen. Ganyan. Tapos ganito naman po yung nakatingin sa lens. Hi guys, nakatingin ako sa lens. Mistake number 6. Walang laman yung channel. What I mean is, kapag naging YouTuber ka na or vlogger ka na, lagyan mo naman ng profile yung YouTube account mo. Kasi kung magbablog ka tapos ganito lang yung profile mo, parang di siya attractive or nakakahatak ng attraction sa mga viewers mo. So kung tinatamad kang maglagay, huwag mo na akong tularan sa katamaran ko at huwag mo nang dagdagan pa. Sana naman huwag kang tamarin kasi for you din yan at pampadagdag din yan ng kulay ng channel mo. Mistake number 7! Inagaya mo yung idol mo. Don't copy your idols! Hindi lang kayo makaka-relate dito, pati din ako mismo. Relate din ako dyan dati kasi maraming vloggers akong iniidolo and the way na sila magsalita sa camera, the way sila kumilos, na-adapt ko. As in, gayang-gaya sila. Pero guys, wala namang masama kung gagawin natin silang inspirasyon at sana lang naman wag natin talaga silang kokopyahin. Mas maganda kasi guys kung may originality din tayo at yung originality na yon, yun yung magiging signature natin balang araw at tatatak din sa mga audience natin. Mistake number 8. Itong part na to, isa ito sa pinakamagandang maririnig nyo ngayon. Accept criticism. Nowadays kasi marami ng negative comments, masasakit na salita, at marami na rin mapanglayo. Minsan makakabasa tayo ng mga comments na masasaktan talaga tayo. Pero natural lang kasi hindi naman lahat mapi-please at makakontrol sa social media. Pero alam mo ba na isa sa mga karakteristik ng tao ay ang pag-accept ng criticism. Minsan may mga comments kayo na natatanggap na di connected sa sinasabi mo at nilalait ka physically, we consider that as bashing. Moreover that na magko-comment pa siya sa ibang pang mga videos na puro pang lalait. Pero kapag nakaka-receive ka ng mga comments na may sense, na sinasabi, dapat ganito, dapat ganyan gawin mo. Para malinaw, ganito gawin natin. Mark, ang pangit mo. Lo, dami mong tigyawat. Ikaw clean eh. So yun, bashing yun. Okay? Pero pag ganito naman, Mark, ano lang naman? Ang hina ng boses mo sa vlog. At ang haba mo pang mag-explain minsan. Lo, ayun, criticism yun. Actually, totoo naman, mahina yung boses ko, mahaba ako mag-explain, hindi direct to the point yung sinasabi ko sa vlog. Pero in that kind of criticism, unti-unti kong ini-improve yung sarili ko or yung pagbablog ko. And that's the main point kung bakit kailangan natin i-accept yung mga criticism sa atin, ng mga audience natin, or ng mga viewers natin, is para mag-improve tayo sa pagbablog natin. Mistake number 9. Takot magkamali. Yes, natural lang sa tao ang magkamali. Pansin ko ang mistake na ito is applicable siya sa lahat ng bagay. Pero focus tayo sa pag-YouTube. May mga YouTuber akong nakikita or naririnig na gusto maganda yung camera nila agad, yung quality, yung pag-edit, yung setup. Meron talagang YouTuber na ganun yung mindset, na gusto maganda sa simula, perfect agad, perfect yung editing, perfect yung quality ng video. Pero wag sanang ganun. Dapat mag-video ka lang. And after nun, dun mo malalaman yung mga bagay na dapat mong tanggalin, ayusin, at i-improve. Tapos paunti-unti mong malalaman yung mga bagay na dapat mong iwasan at matutunan. Kasi wala namang perfect sa unang try, diba? Or wala naman agad magaling sa simula. And if you experience something better, try it now. Kasi kahit ako, nung nag-start ako sa pagbablog, hindi ko alam kung paano mag-edit.
Tsaka yung unang upload ko na vid, hindi ko siya dinidelete. Kahit na mukhang ewan ako doon, mukhang ano or something. Well, I don't care. Kasi doon mo makikita yung progress mo sa paggawa ng videos. At sana wag mo din madaliin yung pag-angat mo sa YouTube. Kasi kung deserve natin yan now, ibibigay yan ni Lord. At kung hindi pa ngayon, maybe soon or may tamang time para dyan. At ang huling mistake ay mistake number 10. Walang script. Minsan ganito ako. Yung on the spot kong sasabihin yung gusto kong sabihin sa vlogs ko. Pero syempre bago ako mag-take ng video, syempre pinapractice ko muna yung sarili ko kung paano ako magsalita, kung paano ko sasabihin yung gusto kong sabihin sa vlogs ko. Pero mali yun kung gagawa kayo ng mga informative video, advice video, tips video, or kung ano mang mga detalyadong sasabihin mo sa vlog. Pero kailangan din na meron kang notebook or susulatan ng notes or guides para hindi ka maligaw or mawala sa sasabihin mo. Mas maganda din kasi yon para hindi ka malito or mawala kapag informative yung sasabihin mo sa mga vlogs mo or video mo. At isa pa, kapag nagsusulat ka sa notebook mo or sa scratch mo, mai-elaborate mo yung sasabihin mo, madadagdagan mo pa yung sasabihin mo sa vlogs mo. Actually, ngayon lang ako nagka-notebook kasi first time ko tong mag-vlog ng very informative na vlog kasi ayoko din malito or mawala sa sasabihin ko. And yun nga, ito, sinulat ko yung mga guidelines, yung mga ideas, yung mga importanteng bagay na sasabihin mo sa vlog. Wala na naman masama kung gagamit ka ng guide or script kasi may ilan-ilan din naman mga small YouTubers or sikat na YouTubers na gumagamit din naman ng script. And that's all for this video guys. Sana may matutunan kayo sa top 10 common mistakes ng mga small YouTubers. Sana may apply nyo yan, may apply natin to sa ating mga sarili. At kung may mga karagdagan pa kayong gustong idagdag sa mga mistakes ng mga small YouTuber, you can comment down below at pwede natin yan i-content next time. Once again, thank you so much for watching guys kung nakarating ka man dito sa part ng video na to. And next time ko na lang po isa-shout out yung mga gusto magpa-shout out. And kung gusto niyo pang manood ng mga videos ko, just click the videos there. Dito, saan man yan. And thank you so much. Goodbye!